kapamilya star may bagong comeback sa showbiz matapos masangkot sa isang iskandalo. Sino siya? Tingnan ang mga detalye. Itinuturing umano ng isang kapamilya actor ang bago niyang series bilang kanyang comeback. Sa latest na balita ay inamin ng kapamilya actor na si Tony Labrusca na takot siya na maging bahagi ng matagal nang hinihintay na after ng series na nag-aapoy ng damdamin kasama si Naria Ataide, JC De Vera at Jane Oinesa. Sa panayam ng ABS-CBN News kay Tony Labrusca sa skilid na sunod-sunod ng press conference para sa nag-aapoy ng damdamin at piraperasong pangarap nitong Huwebes. Personal na itinuturing ni Tony Labrusca ang nag-aapoy ng damdamin bilang kanyang pagbabalik sa telebisyon matapos ang lahat ng mga kontrobersiya at iskandalo na kanyang pinagdaanan. Sa kanyang pahayag ay sinabi, "The fear is that there is so much pressure, so many people that I can let down. You know, when you are given this opportunity and you are so around so many amazing actors, you don't want to mess up. This is a make or break situation. So I think the fear is what's gonna keep me alive. So gagalingan ko to prove a point." Noong March 2022 ay matatandaan na naibasura ang matagal nang nakabinbin na kaso sa paglabag sa kahilayan na isinampan noong 2021 sa Makati laban kay Tony Labrusca. Ang nag-aapoy na damdamin ay tungkol sa labanan ni na Philip na role ni JC De Vera at Lucas na role naman ni Tony Labrusca at ang mga kasinungalingan na may kinalaman sa mga babae sa kanilang buhay na sina Olivia Oclair na role ni Jane Oinesa at Melinda na role naman ni Ria Ataide. Susundan din ng drama ang paghahanap ni Philip sa paghiganti para sa kamatayan ng kanyang mga magulang. Pinamamahalaan ni na FM Reyes at Benedict Nige, tampok din sa nag-aapoy sa damdamin sina Joko Diaz, Kim Rodriguez, Myla Gumila, Carla Martinez, Aya Fernandez at Nico Antonio. Isang produksyon ng GRB Creative Production ang nag-aapoy na damdamin na isang pagsasama ng ABS-CBN at TV5. Ang piraperasong paraiso at nag-aapoy na damdamin ay ipapalabas sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, I1TFC, TFC, A2C Channel 11 at TV5 sumula July 25. Si Tony Labrusca ay pinalaya kung matatandaan mula sa matagal ng kasong acts of lasciviousness na isinampan noong nakaraang taon sa Makati. Tinawag ni Alonso na kanyang abogado na isang pagpapatunay ang paglutas ng kaso sa sistema ng hustisya para kay Tony Labrusca. Noong December 22, 2021, inresolba ang piskalya ng Makati City na si Dindo Venturanza ang reklamo laban kay Tony dahil sa kakulangan ng sapat na dahilan o ebidensya na nagresulta ng pag-atras ng impormasyon bilang kriminal na nagresulta sa pag-atras ng impormasyon sa kasong kriminal. Ang kasong ito ay nagmula sa dalawang reklamang kriminal na isinampa noong June 2021 laban sa aktor matapos umano siyang mang-abuso ng isang babae at salakayin ng isa pang pangnagreklamo sa isang party sa Metro Manila noong January 2021. Ano yung komento kaugnay dito? Shoutout tayo kina Joselito Quinto, kay Carl Kong at kay Jason Victores. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang busygram.net para sa mga latest happenings.